third person's point of view. Good morning, April! Maaga pa lang ay naririnig na si Vicky na pakanta-kanta habang nagluluto ng kanilang agahan. Unang araw yun ang buwan ng April at ito rin ang unang araw niya sa papasukang test na training. Pangarap niya kasing makapagtrabaho sa call center. Kaya naman nang malamang may libreng training sa TESDA para sa call center, ay kaagad niya yung pinatulan. Makakadagdag din yun sa kaalaman niya. High school graduate lang siya at kasalukuyang huminto ng pag-aaral para matulungan ng ina sa pagtatrabaho. Tatlo pa kasi ang kapatid niyang nag-aaral, habang ang panganay nila may sarili ng pamilya. Balak niyang bumalik sa pag-aaral kapag nakapagtrabaho na siya ng call center. At kapag tumagal doon, siyempre pangarap niya ring makapagtapos ng pag-aaral at makapag-asawa ng mayaman. Ang ganda ng gising mo ate ah! Pangaasar ng bunso niyang kapatid. Malawak niya itong initian. Sadyang maganda lang ako. Anya sabay ipit ng buhok sa gilid ng tenga. Sus! Aga-aga lakas ng hangin. Singit naman ang sumunod sa kanya. Lima silang magkakapatid at pangalawa siya sa panganay, habang ang bunso nila ay 12 anyos na. Nang maihanda ng almusal, ay tinawag niya na ang mga kapatid para kumain. Alas 8 pa naman ang pasok niya kaya maiintindi niya pa ang mga kapatid. Ang isa pa sa nagustuhan niya sa training ay 18 days lang yon at pa-scholar pa. Libre na, may natutunan pa siya. At ipinapangako niyang gagalingan niyang makinig para makapag-apply kagad siya ng trabaho. 5 minuto bago mag alas 8 siya nakarating sa training center. Nakasara ng pinto noon pero sigurado siyang may mga tao na doon. Sa gilid ay may pahabang upuan. Doon niya nakita ang kaibigang si Josh na mukhang kanina pa siyang hinihintay. Matangkad at gwapo ang lalaki. Marami ring nagsasabi na bagay sila. Pero sadyang kaibigan lang ang turing nila sa isa't isa. Tagal mo naman. Nakabusangot na ito nang lapitan siya. Sorry naman, dami ko pang ginawa eh. Hinigit niya na ito sa kamay papasok sa loob. Hindi nga siya nagkamali dahil halos lahat ng makakasama nila sa training ay nandoon na. Nang bilangin niya ay halos napawaw siya. Halos 20 silang lahat doon. Hindi pa kasama ang trainer nila. Hello po, good morning. Masiglang bati niya habang mahigpit na hawak ang kamay ni Josh. Isa-isa namang ngumiti ang mga ito sa kanya. Okay, since nandito naman na tayong lahat, we will start by introducing yourselves. Wika ng baklang trainer, na sa tingin niya naman ay mabait. At dahil maganda ang araw at mood niya, at likas sa kanyang pagiging madaldal, kaya magiliw siyang nagpakilala sa harapan. Hindi magawang alisin ni Aldrich ang paningin sa babaeng nagpapakilala sa unahan. Unang kita niya palang dito ay masasabi niyang makulit at madaldal to. Palagi ring nakangiti. Kabaliktaran niya. At hindi niya mawari sa sarili kung bakit bigla na lang siyang napangiti. Samantalang inis na inis naman siya sa mga taong madadaldal. Nang ma-realize na nakangiti siya, ay mahina siyang tumikhim. Kahit alam niyang wala namang nakakaalam na nakangiti siya, dahil sa face mask niyang suot ay nakaramdam pa rin siya ng ilang, lalo na nang mapatingin sa gawin niya ang babaeng nagpakilalang Vicky. Nang umiti ito sa kanya, ay halos atakihin siya dahil sa biglang paglakas ng pagkabog ng dibdib niya. Kaya para maitago ang kabang nararamdaman, ay nag-iwas siya ng tingin at nagpa siyang maupo na lang. Lihim na napairap si Vicky dahil sa pagsusuplado sa kanya ng lalaking nakamask. Ano ba yan? Tapos na yung COVID pero naka-face mask pa rin? Bulong niya sa sarili. Hanggang sa makaupo ay nababad trip siya. Oh, bakit ang pangit ng mukha mo? Natatawang tanong ni Josh. May papangit pa ba dyan sa mukha mo? Singhal niya rito na lalo nitong ikinatawa. Palibasa kasi tapos na rin itong magpakilala. Kaya malakas na naman ang loob na asarin siya. My name is Aldrich Ilagan. Ikinagagala ko kayong makilala lahat. Otomatikong bumaling sa harap ang tingin niya nang marinig ang baritonong boses. Ang lalaki sa harapan ay ang nakamask. Matangkad do at mestizo. Gwapo rin dahil saglit nitong inalis ang mask nang magsalita ito. Pero isinuot din agad. Gagi ang pogi! Rinig niyang bulungan ng dalawang babaeng malapit sa kanya. Pagkatapos ng introduction, ay napunta naman sila sa batuhan ng officers. Hindi niya alam na may ganun din pala sa TESDA training.
Magki-training lang naman sila. Tsaka pansin niya rin ang ibang mga kasamahan nila ay may mga edad na. 20 anyos nga ang pinakabata. At halos magulat pa siya nang malaman na 45 anyos ang pinakamatanda. Nang magbutuhan ay nanalo si Aldrich bilang president. At dahil may sapak ang kaibigan niyang si Josh na hindi pa tapos sa pang-aasal sa kanya, ibinoto siya bilang vice president. Loko mo, Josh, ah! Naiinis na sinuntok niya ito nang manalo siya bilang vice president. At dahil hindi siya papatalo, ay binoto niya naman ang kaibigan bilang escort at nanalo din naman to. Hanggang mag-break time tuloy ay hindi na naawat ang pang-aasar niya rito. Natigil lang yun ang dumaan sa gilid nila si Aldrich. Press! Tawag pansin ni Josh dahilan para lingunin sila ng binata. At dahil bad trip pa rin siya sa pagsusungit nito sa kanya, hindi kasi nito sinuklian ang ngiti niya ay nag-focus na lang siya sa kinakain. Bakit? Tanong nito nang makalapit sa kanila. At hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito o talagang nakatingin ito sa kanya. Sobrang baon ko, baka gusto mo. Rinig niyang saad ni Josh. Mukhang masarap. Tugon ito. Can I sit here, Vicky? Muntikan na siyang masamid nang marinig ang pagbanggit nito sa pangalan niya. Nakataas kilay tuloy na tinngala niya ito. Napasimangot siya. Naka-face mask pa rin talaga siya? Tamad na tumango na lang siya bago muling nagpatuloy sa pagkain. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang ulo niya sa binata nang banggitin nito ang pangalan niya. Feeling close. Mahinang bulong niya. Kahit bad trip, ay naging maganda pa rin ang unang araw ng training ni Vicky. Marami kagad siyang natutunan. Kinagabihan nga, ay nanood agad siya sa YouTube ng tungkol lahat sa pag-call center. Pursigido talaga siyang malaman lahat yon. Yun kasi talagang pangarap niyang trabaho. Nang sumunod na araw ay sabay uli sila ni Josh pumasok. Malapit na sila sa training center nang may humintong itim na motor sa hindi kalayuan sa kanila. Maangas ang motor kaya naagaw kagad nito ang atensyon ni Josh. Ang astig ng motor ni Press. Wika nito dahilan para mapatingin din siya kay Aldrich. Nakasalukuyan ang nag-aalis ng helmet. Nang maalis nito ang helmet ay kaagad na nagtama ang mga mata nila. Kusa rin itong ngumiti sa kanila. Tayo na sa loob. Pag-aaya niya sa kaibigan na hindi pinansin ang ngiti ng binata. Hintayin na natin si Press. Wag na, malaki na yan oh. Hinigit niya ito sa braso papasok sa loob. Crush mo si Press ano? Pag-uusisa nito nang makarating sila sa table nila. Nakangiwi namang tinignan niya ito. Mangilabot ka nga. Bilyonaryo yung mga tipo ko no. Eh bakit mo iniiwasan? Inayayabangan lang ako sa kanya. Basta, bakit nga ba siya nagpapaliwanag sa lalaking to? Mabait yun, magaling pa sa computer. Sa kanya nga nagpapaturo yung mga kasamahan natin eh. Tama ang lalaki sa sinabi nito. Napapansin niya nga ang magaling mga likod sa computer si Aldrich. Parang ang assistant na ito ng trainer nila. Nang matapos ang ginagawang activities, ay namalayan na lamang ni Vicky ang sarili na ini-stalk sa kanyang FB account si Aldrich. Busy naman sa ginagawa ang kaibigan, kaya hindi siya nangangamba na baka makita nito ang ginagawa niya. Mukhang malimit siya mag-Facebook. Anya sa sarili nang mapansing walang gaanong post ang binata. Wala rin tong masyadong post na pictures. Kung meron man, ay panay anime lang. Boring naman ang Facebook niya. Excuse me? Muntikan niya nang mabitawan ang hawak na cellphone nang bigla na lamang sumulpot sa gilid niya si Aldrich. Nakatingin ito sa kanya tila nagtataka kung bakit gulat na gulat siya. Bakit? Kinakabahang tanong niya. Nahuli kaya nitong iniistok niya ito? Padaan. Patanong na tugon nito. Sabay tingin sa paan niyang nakaharang. Nakapatong kasi ang mga paan niya sa upuan. Literal na hinaharangan ang daanan. Ay, sorry! Napatayo pa siya dahil sa hiya. Okay lang. Kahit naka-face mask nito ay alam niyang nakangiti ito sa kanya. Saglit din itong sinulya pa ng hawak niyang cellphone. Uy, sana all may kape. Pag-iiba niya ng usapan upang itago ang hiya. Gusto mo ba? Marami pa ako sa bag. Muli pa itong umiti bago siya tuloy ang tinalikuran. Ni hindi man lang hinintay ang sagot niya. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo. But this time ay hindi na nakaharang ang mga paa niya. Ibinalik niya na lang ang atensyon sa cellphone. At halos namilog ang mga mata niya sa gulat
nang makitang naka-friend request na siya kay Aldrich. Kinakabahang nilingon niya ang binata na kasalukuyang kausap ang trainer nila bago muling kinalikot ang cellphone para i-cancel ang friend request niya. Hindi naman siguro niya yun makikita. Anya sa sarili. Bumalik ka na nga lang sa harapan ng computer. Pilit na inaaliw ang sarili. Nagpapasalamat na lang din siya at hindi siya kinukulit ni Josh. Siguro ay kaaway na naman ito ang nobya nito. Nang muling dumaan sa gilid niya si Aldrich, ay halos takpan niya na ang cellphone ng kanyang mukha. Nakahinga lang din siya ng maayos nang makalayo na ito. Kita niyang umupo na ito sa table nito. Bumaling lang muli ang tingin niya sa cellphone nang tumunog yon. Gagi! Nasapo niya ang bibig nang makita ang friend request ni Aldrich. Nang lingunin niya ang binata ay busy lang itong nakatingin sa cellphone na tila walang pakialam sa paligid. Kahit nangangatal ay inaccept niya na lang yon bago nagtype ng message. Hindi kita ini-stalk ha? Anya sabay send noon. Nang tignan niya ang binata ay tila nakangiti ito habang nagtatype. Wala naman po akong sinabi. Pagbasa niya sa message nito. Hindi niya na lang yun nireplyan at mariin na lang na napapikit. Kape? Tumunghay si Vicky mula sa pagkakatungo sa lamesa nang marinig ang boses ni Aldrich. Nakangiti ito habang may hawak na tasa. Umuusok pa yon. Aha? Nagtatakang tanong niya at tumingin pa sa kanyang kaliwa at kanan. Natatawang umupo ito sa harap niya at marahang pinitik ang ilong niya. Magkape ka muna. Mukha kang puyat. Halata ba? Naihilamos niya ang kamay sa mukha bago kinuha ang tasa. Hating gabi na siya nakatulog ng nakaraang gabi dahil tinapos niya ang nobelang sinusulat niya. Sumasideline din kasi siya sa pagsusulat. Extra income din. Maganda pa rin. Bulong nito. Dahilan para hindi niya marinig. Napakunot na utuloy siya. Ano yun? Wala. Sabi ko parang hindi yata kayo magkasama ni Josh. Panunod yun nito. Pero hindi nakaligtas sa pandinig niya ang pait sa boses nito nang banggitin ang pangalan ng kaibigan niya. Ah, iyon? Mag-half day daw siya, may pupuntahan daw. Tugon niya habang umiinom pa rin ng kape. Ah, kaya pala parang ang tamlay mo. Wala siya. Gustong matawa ni Vicky sa sinabi niya ng binata. Bakit parang feeling niya? Boyfriend niya ito at nagsiselos. Ha? Huh? Gagi hindi. Sadyang puyat lang talaga ako kagabi. Hindi ko na nga rin nagawang magkape pa dahil malilate na ako. Ayaw niyang malate dahil may parusa para sa mga nalilate. Gumawa kasi sila ng batas na kakanta o sasayaw ang kung sino mang malilate. Ayon kasi sa trainer nila, yung last batch daw ay palaging late pumasok. Kaya para hindi na maulit, gumawa na sila ng consequence. Eh bakit ka naman napuyat? Tinapos ko yung nobelang sinusulat ko. Need ko nang maibenta para magkapera. Paliwanag niya. Pero teka, bakit nga ba siya nagpapaliwanag sa lalaking to? Tsaka kailan pa sila naging close nito? Kailangan mo ba ng pera? Pahihiramin kita. Lo? Nagtatakang tiningnan niya ito. Hindi niya alam na feeling close pala ito. Hindi ako sanay mangutang. Naaasiwang tugon niya. Kanina pa kasi ito nakatitig sa kanya. Bibigyan kita. Hindi na nagawa nito pang ituloy ang sasabihin dahil dumating na ang trainer nila. Ubusin mo yan ha. Wika nito bago siya tinalikuran. Nagtataka namang hinabol niya ito ng tingin ni hindi niya na rin nagawa pang magpasalamat. Sa pagdaan ng mga araw ay lalong napansin ni Vicky ang pakikipaglapit sa kanya ni Aldrich. Nakikipag-usap ito sa kanya na para bang close sila. Tuloy ay palagi na silang inaasar ni Josh. Napansin din pala nito ang paglapit-lapit sa kanya ng binata. Katulad na lamang ngayon, nagkakwentuhan sila ni Josh nang bigla na lang siyang lapitan ni Aldrich. Coffee? Wika nito. Matamis ang ngiti nito sa kanya. May hawak na namang sachet ng kape. Pansin niyang mahilig ito sa kape. Palagi rin siyang binibigyan tuwing umaga at sa hapon bago sila mag-uwian. Pareho tuloy silang natahimik ni Josh. Hindi pa man din siya nakakaimik ay umalis na rin ito kagad. Hindi na tuloy siya nakatanggi. Sigurado ka bang hindi ka pinupormahan nun? Nanunod yung tanong ni Josh. Nagbigay lang ng kape, pumuporma na agad. Issue ka din eh no? Inirapan niya ito. Tsaka hindi ko yun papatulan. Maliban na lang kung anak siya ng bilyonaryo.
Sus, kaya pala kumikina ang mata mo sa tuwing nakikita siya. Sinundot-sundot pa siya nito sa tagiliran, kaya naman naiinis na binatukan niya ito. Kumikinang kinang! Pang-aasar nito bago kinuha ang cellphone niya at tumakbo. Dahil break time naman, ay hindi na siya nagdalawang isip na habulin to para kunin ang cellphone dito. Nang mapansin tuloy sila ng mga katrainis nila, ay inulan sila ng tukso. Hindi naman yun bago sa kanila, dahil kahit saan sila magpunta ay palagi silang napagkakamala na magkasintahan at tinatawanan lang nila yon. Kung wala kang girlfriend, Josh, iisipin ko na talagang si Vicky ang nobya mo. Panunod yun ni Sir sa kanila na ikinatawa naman ni Josh. Bagay ba kami, Sir? Inis na tiningnan ni Vicky si Josh nang higitin siya nito at akbayan. Bagay! Natatawang sagot ng mga ito. Kukurutin niya na sana ang kaibigan nang makarinig sila ng lagabog sa likuran. Nang lingunin nila yon ay kita nilang nakatumba ang upuan at sa gilid nun ay ang nakaupong si Aldrich. Hindi niya mawari kung bakit bigla nilang siyang kinabahan nang makita ang malamig na aura ng binata. Tamad na itinayo ni Aldrich ang natumbang upuan bago ibinalik ang atensyon sa harap ng laptop. Pero kahit anong intindi niya sa binabasa, ay hindi niya talaga yun maintindihan. Nababadrip siya at alam niya naman kung anong dahilan noon. Bagot na lang siyang sumandal sa upuan. Hindi pinapansin ang kanina pang tumutunog niyang cellphone. Naiinis siya sa isiping nagseselos siya dahil sa nararamdaman niya para kay Vicky. Pero wala naman siyang karapatan. Niwala nga siyang lakas ng loob na magtapat dito ng nararamdaman. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Lumaki siyang nakukuha at nagagawa ang lahat ng gusto. Pero bakit kay Vicky? Bigla siyang naduwag. Biglang hindi niya kilala ang sarili niya. Bakit kasi hindi mo dali ng kotse? Abay malay mo kapag nalaman niyang mayaman ka, pansinin ka na niya. Siya pa mismo ang sasama sa'yo. Swestyo ng boy gardener nila na naging kaibigan niya na rin. Pinupuntahan niya ito sa tinutuluyan nito kapag nababadrip siya at gusto niya ng kausap. Kakaiba si Vicky, Awin. Alam kong hindi siya yung tipo ng taong masisilaw sa yaman. Anya, saka diretsyong ininom ang alak. May pasok pa siya bukas. Pero kahit magpakalasing siya ay ayos lang dahil maaga naman siyang nagigising. Mayaman ang pamilyang pinagmula niya. Parehong negosyante ang magulang niya at solong anak pa siya. Kaya naman halos lahat ng gustuhin niya ay nakukuha niya. May-ari din sila ng isang sikat na call center sa lugar nila. Isa sa dahilan kaya naisipan niya rin mag-enroll sa training ng TESDA ay para magkaroon siya ng experience. Malaki ang itutulong nun sa kanya. Kaya ba nagustuhan mo siya? Saglit siyang natigilan sa narinig. Alam niya kasi may iba pang dahilan kung bakit nagustuhan niya ang dalaga. At ito lang din kasi ang nakakapagpabilis ng tibok ng puso niya. Magtapat ka na agad, bossing. Baka maunahan ka pa. Muli siyang natigilan. Matagal niya na rin iniisip yun kaya lang sadyang nawawala lahat ng tapang niya kapag nakikita ang babae. Para bang kahit anong iutos nito sa kanya ay kaagad niyang susundin. Sa madaling salita ay handa siyang magpaalipin. Talagang ang malakas ang tama niya rito. Kulang na lang ay lumipad na si Vicky para lang makarating kagad sa training center. 10 minuto na siyang late at ngayon pa lang ay naiiyak na siya. Ito ang unang beses na na-late siya. Tanghali na siyang nagising. Naglakad pa siya dahil walang-wala na talagang natira sa ipon niya. Sorry po, late ako. Saad niya pagkapasok pa lang sa training center. Nahihiya pa siyang napangiti nang mapansin na agaw niya ang atensyon ng mga ito. Kasalukuyan na kasing nagsasalita sa harapan ng trainer. Sa lagay ay sorry na lang. Pang-aasar ng trainer na ikinaingay ng lahat. Sasayaw na yan. Pinigilan niya ang sariling irapan si Josh na halatang handa na naman siyang asarin. Ipinangako niya pa sa sariling uupakan niya ito lalo na't kinukulit na siya na sumayaw. Isa lang ang tahimik at seryosong nakatingin sa kanya, si Aldrich, na nagbibigay ng dahilan para mailang siya. Bakit ba kasi ganun siya makatingin? Tanong niya sa sarili. Sa huli ay no choice siya kung hindi ang kumanta. Alangan namang sumayaw siya ay hindi naman siya marunong noon. Sobrang init ng mukha niya habang kumakanta. E paano ba naman kasi, hindi na naalis sa kanya ang tingin ni Aldrich.
Nang sa wakas ay natapos na niyang kanta, ay kaagad na siyang nagpunta sa kanyang desk. Ang galing mong kumanta, grabe, napaikot mo ko. Tumatawang pang-aasar ni Josh. Buisit ka! Naiinis na sinabunutan niya ito. Nakita mo ba si Pres? Grabe, titig na titig sa'yo. Anito na hindi pinansin ang sabunot niya. Ha? Lalo lang tuloy na mula ang mukha niya. Napaka-chismoso talaga ng kaibigan niya. Dahil nilalapit na ang araw ng assessment, ay lalo lang silang naging busy. Seryoso ang lahat dahil marami na rin call center na hiring. Kahit gabi na'y nag-aaral pa rin si Vicky, itinigil niya na rin muna ang pagsusulat at piniling makinig ng mga sagot sa interview sa YouTube. Kahit papano, ay makakatulong yon para madagdagan ang ideya niya sa kung papaano ang tamang pagsagot sa interview. Alas 10 na nang mapagpasyahan niyang matulog na. Linggo bukas, wala silang pasok. Pero may extra naman siyang labada kaya hindi siya po pwedeng mapuyat. Akmang hihiga na siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nakalimutan niya palang i-off ang data, kaya't nakaka-receive pa rin yun ng chat. Automatiko siyang napatayo na makita ang pangalan ng nag-chat. From Aldridge, Vicky. Kusang kumabog ng mabilis ang dibdib niya nang mabasa ang chat nito. Ano kayang kailangan nito? Tanong niya sa sarili. Kasunod din ang pagtataka kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mariin niyang naipilig ang ulo bago nagtipa ng reply. Bakit? Reply niya bago yun isend sa binata. Ang akala niya ay muli itong magchat-chat kaya ganun na lang ang gulat niya. Nang biglang magring ang cellphone, may tumatawag na unknown number. Nanginginig ang kamay na sinagot niya yon. Matutulog ka na ba? Muntikan niyang mabitawan ng cellphone nang marinig ang napaka-manly nitong boses. At hindi na para magtanong pa siya dahil kilalang-kilala na niya ang boses na ito. I just need someone to talk to. Wika muli nito. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Nahihimigan niya sa boses nito na tila may problema itong dinadala. Hindi kasi ako magaling mag-advise, pero willing naman akong makinig. Nakagat niya ng mariin ang labi. Mukhang mali pa siya nang nasabi. Saglit na tumahimik ang kabilang linya. Saglit lang yon dahil narinig niya na lang ang biglang pagkaputol ng linya. Nangihina tuloy siyang naupo. Sinisisi ang sarili dahil mukhang hindi nga nito nagustuhan ang sinabi niya. Bakit nga ba kasi yun ang sinabi ko? Kulang na lang ay batukan niya ang sarili. Mariin pa siyang napapikit. Nag-aalala dahil mukhang problemado talaga ang binata. Nagtatalo pa ang isip niya kung tatawagan niya bang binata para mag-sorry. Pero sa huli ay malalim na paghinga na lang ang ginawa niya. Itinabi niya na lang ang cellphone pero hinayaan niya na lang nabukas. Para in case natatawag si Aldrich ay kaagad niyang masasagot. Nahiga na siya't aktong matutulog nang makarinig ng busina ng motor sa labas. Tila sa tapat ng bahay nila yun huminto. Kasunod din nun, ang muling pag-vibrate ng phone niya. Muli ang pagkabog ng dibdib niya nang mabasa ang mensahe ng binata. From Aldrich, labas ka. Mabilis siyang napabangon at mukhang alam niya na kung kaninong motor na dumating. Saglit siyang nagsuklay, nagsuot ng jacket bago nagpa siyang lumabas ng silid. Habang naglalakad, ay pilit niyang ikinakalma ang dibdib. Hindi dapat siyang kabahan. Ay, bakit ba ako kinakabahan? Mariin siyang napapailing. Naabutan ni Vicky si Aldrich na naguhubad ng helmet at hindi niya maintindihan kung bakit tila ba ito nagsuslomo sa paningin niya. Hi, naistorbo ba kita? Baritonong boses na tanong nito. Ewan ba niya kung bakit napakagwapo ng boses nito sa pandinig niya? Hindi naman. Ayos ka lang ba? Tuluyan na siyang lumapit dito. Ngayon ay malaya niya nang nakikita ang mukha nito. Na walang suot na face mask. Guwapo talaga. Sayang at palaging nakatago ang mukha niya. Siguro may sakit. Pero mukha naman itong malusog. Gusto niyang matawa sa mga naiisip. Kung ganun, pwede mo ba akong masamahan? Tila nahihiya pang tanong nito. Oo naman. Sa naging tugon ay tuluyang napangiti ang binata. Pero hindi yun umabot sa mga mata. Mukhang may problema nga. Kinuha nito ang helmet. Pagkuway lumapit sa kanya para isuot yun sa ulo niya.
Napasingha pa siya sa gulat. Hindi niya inaasahang gagawin yun ng binata. Bagay sa'yo. Wika nito nang maisuot na sa kanya ang helmet. Napakalapit pa na mukha nito sa kanya. Ipinagpapasalamat niyang may suot siyang helmet. Dahil kung wala, baka nakita nito kung gaano kapula ang mukha niya. Kaya nga eh, tugon niya. Dilawang kulay ng helmet at sakto lang ang sukat sa kanyang ulo. Parang binili talaga para sa kanya. Nang sumakay ito sa motor ay sumunod na rin siya. Naiilang pa siya kung saan ba dapat humawak, sa likod ba ng motor o sa balikat nito. Pero para kasi siyang kinukuryente sa tuwing magdidikit ang balat nila. Kaya sa huli ay sa likuran na lang siya ng motor humawak. Hold on to my shoulder. Utos nito nang mapansin ang ginawa niya. Ah, hindi na. Mas sanay akong humawak dito sa likod. Todo iling pa siya. May konti ring espasyo sa gitna nila. Bahagya tuloy natawang binata. Parang takot na takot kang mapadikit sa akin ah. May himig pa ng pagtatampo yun. Hindi naman. Paano ba niya sasabihin sa binata na nakakaramdam siya ng parang kuryente kapag nagdidikit ang balat nila? Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang marahan itong higitin ang dalawang kamay niya. At ito na mismo ang naglagay nun sa dalawa nitong balikat. Much better. Wika nito bago binuhay ang makina. Dahil gulat pa rin sa nangyari, ay hindi niya na namalayan na kanina pa pala silang umaandar. Sa bundok na piling tumambay nila Vicky. Nakakagaan nga naman ang pakiramdam doon. Bukod kasi sa preskong hangin, ay nakikita din nilang tahimik na buhay sa ibaba. Magaganda rin ang iba't ibang kulay ng ilaw. Nabanggit mo kanina na kailangan mo na makakausap? May problema ka ba? Pagbasag niya sa katahimikan. Katulad niya'y nakatingin din ito sa city lights sa ibaba. Pareho silang nakatayo. Hinahayaan na tangayin ng hangin ang buhok. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Pagkuway, isinuksok ang mga kamay sa bulsa ng suot nitong pajama. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang lahat ng tao sa paligid mo nakakarindi? Yung tipong gusto mo silang sigawan na ang bubobo nila dahil hindi ka nila maintindihan. Ramdam ang bigat sa boses nito. Oo, pero pag ganun na nararamdaman ko, umaalis na lang ako. Bakit ba? Gusto ko lang naman kasing sabihin nilang kahit isang beses lang na naiintindihan nila ako. Gusto ko rin maramdaman na may nakakaintindi sa akin. Yung ako naman yung iintindihin. Nakakapagod din pala kasi na ako na lang palaging umiintindi. Kasi ako to eh. Ako yung lalaki. Taimtim lang na nakikinig si Vicky sa mga sinasabi ng lalaki. At hindi niya maintindihan kung bakit tila bumibigat din ang pakiramdam niya. Bahagya pang napakunot noo siya nang bigla itong tumawa. Malungkot na tawa. Pasensya na. Ang bigat lang kasi talaga eh. Feeling ko, anytime sasabog na ako kung hindi ko pa ito mailalabas. Nabahira ng pag-aalala ang mukha niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kokote niya at nilapitan niya ito. Pagkuway marahan itong tinapik sa balikat. Feeling niya kasi, anumang oras ay iiyak na ito. Bahagya na rin kasing namumula ang mukha nito at bumibigat ang paghinga. Pero okay lang naman, hindi niya ito pagtatawanan. Hindi naman karuwagan ang pag-iyak. Mas maganda nga yun kung iiyak siya. At least, mababawasan ang bigat sa dibdib nito. Ganun siya eh. Sa tuwing may problema, dinadaan niya na lang sa iyak. Hindi siya yung tipo ng tao na mag-open up sa iba. Palagi niya kasing iniisip na lahat ng tao may problema. Kaya ayaw niya nang makadagdag pa. Pinagmasdan niya si Aldrich. Hindi talaga siya makapaniwala na ang katulad nito ay may ganun din palang nararamdaman. Oo, tahimik itong tao. Napaka-misteryoso. Pero mukha naman tong okay at walang mabigat na dinadala. Kaya ngayon ay nagugulat siya sa mga naririnig mula sa bibig nito. Feeling niya, ibang tao ang kasama niya. Pwede kang umiyak, hindi ako titingin. Anya na ginawaran pa ito ng magaan ng ngiti. Malamlam ang mga matang nilingon siya nito. Pagkuway lumipat ang tingin sa kamay niyang nasa balikat nito. Okay na ako. Muli itong tumawa. Mag-random talks na lang tayo. Nakakahiya eh, nakakabakla. Hoy, anong nakakabakla?
Sinamaan niya ito ng tingin. Walang nakakahiya sa pag-iyak at mas lalong hindi nakakabakla kung paminsan-minsan magsasabi ka ng totoong nararamdaman mo. Tumawa na naman ito, but this time ay may kasama ng pagpisil sa ilong niya. Nakakapagod tumayo. Hindi na siya umangal nang hinigit siya nito paupo sa malinis na Bermuda grass. Mahilig ka ba sa games? Bigla ay tanong nito nang makaupo sila. Nagtataka tuloy na tinignan niya ito. Why so random? Natatawang tanong niya. Parang kanina lang kasi ay ang lungkot nito at panay problema ang sinasabi. Tapos biglang magtatanong ng ganun? Random talks? Tanong din ito. Wala lang. Getting to know each other. Kibit balikat na dagdag nito. Pinamulahan tuloy siya ng mukha. Pakiramdam niya kasi ay gusto siya nitong makilala para ligawan. Dahil type siya nito. Nang ma-realize ang iniisip ay kaagad na sinaway niya ang sarili. Ah, pagak siyang tumawa. O sige, pero hindi ako mahilig sa games eh. Wala kang hilig? Kahit na ano? Hindi makapaniwalang tinignan siya nito. Meron naman, bingo! Mahina itong natawa. Sugurul. Tila tuwang-tuwa ito. Kaya naman inirapan niya ito. Try mo kaya, nakakalibang. Tinuruan mo pa akong magsugala. Hindi makapaniwalang napapailing-iling ito. Natatawa namang inasar niya pa ang binata na Kesyo. Hindi lang kasi ito marunong. Natutuwa siyang nakikita na umaaliwalas ng mukha nito. Wala man siyang naibigay na advice. Ang mahalaga ay naalis niya kahit saglit ang lungkot sa mukha nito. Araw ng assessment. Ang lahat ay busy sa pagpapractice ng kanilang sasabihin. Mahahalata ang kaba sa bawat trainees. Isa na rin si Vicky. Sa tricycle siya nakatambay kasama si Josh. Kinakabahan ako, Josh. Partida, assessment pa lang to ah. What more pa kung ini-interview ka na ng papasukan mong call center? Napairap siya sa sinabing yun ng kaibigan. Kahit kailan talaga, puro pang asar. Sa halip na pag-aanin ng kaba niya. Irap ka pa dyan. Huwag ka kasing kabahan. Alam kong pangarap mong maging call center agent. Kaya huwag kang magpadala sa kaba. Ayaw mo yan. Agad din naman siyang napangiti. Naiiyak tuloy na niyakap niya ito. Sa wakas, Josh, may matinu ka rin nasabi. Kaagad na naiiwas ni Aldrich ang paningin kila Vicky at Josh nang makita ang ginawang pagyakap ng dalaga sa kaibigan. Kanina niya pa kasing pinagmamasa ng mga ito. Gustong gusto niyang lapitan ng dalaga at kausapin, pero hindi niya magawa. Natotorpe na naman siya. Ito na rin sana ang aalukin niyang partner sa assessment nilang gagawin. Kaso, naunahan na siya ni Josh. Kaya hindi niya na rin tinanggihan si Girlie nang alukin siya nitong maging partner. Tagumpay na nairaos ng mga trainees ang assessment, kaya hindi maampat ang tuwang nararamdaman ni Vicky. Pagkatapos kasi noon ay graduation na nila sa training. Tapos ay pwede na siyang mag-apply ng trabaho. Sa araw-araw niyang panonood sa YouTube ay marami na siyang ideya kung papaanong sumagot. Pagkatapos nga ng assessment ay nagkayayaan silang mag-outing para may bonding din naman sila bago matapos ang batch nila. Gusto mang sumama ni Vicky ay hindi pwede. Bukod kasi sa wala siyang perang pang-ambag, hindi rin makakasama si Josh. Iniisip niyang baka ma-out of place lamang siya kung sasama pa siya. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pilit siyang kinukulit ni Aldrich na sumama. Tulad ngayon, kausap niya ito sa cellphone. Tumawag na naman kasi sa kanya para sabihin niyang sumama na siya. Pasensya na talaga, pres. Nakakahiya din naman kung magpapalibre ako sa inyo. Saad niya nang sabihin itong ililibre na lang siya ng mga katrainis niya. Wala naman yung kaso. E di bayaran mo kapag nagkapera ka kung hindi ka sanay ng libre. Kulang na lang ay maihilamos niya ang palad sa mukha sa kakulitan nito. Nitong mga nakaraang araw din ay napapansin niya ang lalong paglapit nito sa kanya. Napapadalas din ang tawag at pagchat-chat nito. At gustong gusto niya itong iwasan. Ang alam niya kasi ay nobya nito si Girlie na naging kaibigan niya na rin. At isa pa, hindi niya talaga ito pwedeng magustuhan dahil ang gusto niya ay mayaman. Pero hindi niya alam kung bakit tila nasasaktan din siya sa isipin, hindi niya ito pwedeng magustuhan. O baka naman hindi sasama si Josh kaya ayaw mo ring sumama. Natigilan siya. Bigla kasi siyang may nahimigang selos sa boses nito.
Sige na nga, sasama na ako. Yun na lang ang sinabi niya para hindi na humaba pang usapan. Mas maganda na rin yun para makausap niya ito. Sasabihin niya dito ng personal na huwag siya nitong lapitan. Good, huwag ka na mag-alala pa sa pamasahe mo. Ako nang susundo sa'yo. Hindi na siya nakaangal pa ng putuli na kagad nitong linya. Nang dumating ang araw ng kanilang outing, ay maagang gumising si Vicky para makapaglinis muna ng bahay. Yun ang reward niya dahil pinayagan siya ng kanyang ina. Nang matapos, ay saglit siyang nag-online para makibalita kung tuloy pa ba ang outing. Sa 5 sila magkikita-kita kung saan naghihintay sa kanila ang van na kanilang sasakyan. Dismayado pa siya nang malamang hindi si Aldrich ang susundo sa kanya, kung hindi si Nathan. Tulad ng binatay, may motor din to. Pero ewan ba niya, parang mas gusto niyang sa motor ni Aldrich sumakay. Hindi tuloy niya maintindihan ang sarili. Dapat ay masaya siya dahil hindi niya makakasama ang binata. Pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Gusto niya tuloy maiyak sa isiping baka nga nagugustuhan na rin niya ang binata. Nang makarating sa meeting place, ay halos naroroon na ang lahat sa van. Dalawa sa kabatchmate nilang nakamotor, pangtatlo si Aldrich na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa dumarating. Aalis na ba? Tanong ng trainer nila matapos siyang batiin. Kompleto naman na tayo. Si Girly daw kay Press na sasabay. Tugon naman ni Marie. Ah, kaya pala wala pa si Press. Wika ni Vicky sa sarili bago naupo sa may malapit sa bintana. Binuksan niya rin ang bintana para pumasok ang preskong hangin. Kahit yata pilitin niyang sariling sumayay, hindi niya magawa. Mukhang kailangan niya ang aminin sa sarili na nagsiselos talaga siya. At hindi yun maganda. Dumaan muna sila sa mini-mart para bumili ng pagkain. At syempre, pati na rin alak. Habang nasa biyahing ay umiinom na rin sila. Say cheese! Itinaas niya ang hawak na plastic cup. Ngumiti bago tumingin sa camera. Idadaan na lang siguro niya sa pag-inom ang kakaibang nararamdaman. Isa-isa nang nagbabaan sa van ang mga kasama ni Vicky. Dahil nasa dulo siya kaya nahuli siyang bumaba. Naihilo pa siya kaya medyo nahirapan siyang tumayo. Mahaba ang biyahe kaya medyo naparami rin ang inom niya. You're drunk already. Natigilan siya sa akmang paglabas ng van. Kasunod noon ang malakas na pagtahip ng puso niya nang bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Aldrich. Mariintong nakatingin sa kanya at tila may nagawa siyang kasalanan. Bawal ba? Sarkastiko niyang tanong. Ang kabang nararamdaman kanina ay mabilis na napalitan ng inis nang maalalang pinaasa siya nito. Huwag ka nang iinom mamaya, hindi ka sanay. Hindi nito pinansin ang pagtataray niya. Sa halip ay hinawakan siya sa kamay at inalalayang makababa ng sasakyan. Hindi na rin siya umangal dahil nahihilo talaga siya. Maganda't malinis ang ilog. Presko pa ang hangin. Bigla tuloy ang paggaan ng pakiramdam ni Vicky. Sa kubo siya tumuloy. Vicky, magpapalit ka na ba ng panligo? Sabay na tayo. Yakag sa kanya ni Girly. O sige, medyo binabanas na rin ako. Ipinagpasalamat niya talaga na nawala na rin ang pagkahilo niya. Puting sandot maiksing shorts ang sinuot niya. Nilugay niya na rin ang buhok para matakpan ang nakalabas niyang likod. Maputi naman siya kahit papano pero hindi lang talaga siya sanay na magsuot ng ganon. Kaagad niyang naramdaman ang titig ni Aldrich pagkalabas niya ng kubo. Nakaupo ang mga ito sa palibot sa mesa. Sa ibabaw nun ay ang mga alak. Maliligo ba siyang nakamask? Tanong niya nang mapansing hindi nag-aalis ng mask ang binata. Napalakas yata ang boses niya kaya narinig siya ni Girly. Natawa pa ito. May allergy siya sa alikabok, kaya lagi siyang nakamask. Tugon nito. Oh, Anya, marahang napatango. Sana all maraming alam sa buhay ni Press. Habang naliligo sa ilog ay, tinatawag siya ni Marie para tumagay. Hindi naman siya tumanggi. Libre na nga lang siya, tatanggi pa ba siya? Hindi ka sanay uminom, tama na yan, baka malasing ka na. Napasinghap siya sa gulat nang bigla siyang tabihan ni Aldrich. Kaya nga umiinom para malasing. Pabalang niyang tugon, ni hindi niya man lang ito tinatapunan ng tingin. Ah, talaga ba, Josh? Mariin siya nitong tinignan, tila hindi nagustuhan ang sinabi niya.
at talagang inasar pa siya gamit ang pangalan ng kaibigan niya. Inirapan niya ito. Funny ka, no? Nang mainom niyang alak sa baso ay kaagad na rin siyang nagpaalam para lumusong sa ilog. Tinatamaan na rin kasi siya ng alak. Pinili niyang lumayo sa mga kasama at naupo sa may malaking bato. Galit ka? Pinigilan niyang batukan ng binata. Bigla na lang kasi itong nasulpot. Kabuti ka ba? Pagtataray niya. Pagak naman itong natawa. Amoy alak at mentol na rin ang bibig nito. Pero in fairness, lalo lamang itong nagiging hot sa paningin niya. At tama nga siya, maganda nga ang katawan nito. Nakasando lang din kasi ito kaya't humahapit yun sa katawan nito. Pick-up line ba yun? Vicky rolled her eyes. Tigilan mo nga ako, Pres. Nandidilim yung paningin ko sa'yo eh. Galit nga. Hindi niya ito pinansin pa. Pinanood na lang niya ang mga kasamang naliligo. Nalulungkot din siya sa isiping magkakalayo-layo na sila pagkatapos ng training nila. Sorry. Ha? Bigla niyang nilingon ng katabi. Muntikan pa siyang mabuwal dahil sa klase ng titig nito sa kanya. Hindi kita nasundo. Malayo kasi bahay nila girlie at motor ko lang ang kaya makapunta ron. Gusto niyang matawa sa isiping nagpapaliwanag to. Hindi naman na kailangan. Sapat na sa kanyang mag-sorry ito. Ayos lang. Tsaka, kailangan mo naman talagang sunduin ang nobya mo. What? Biglang nagsalubong ang kilay nito. What did you just say? Hindi ba? Hindi niya alam pero parang gusto niyang matawa sa isiping, hindi nga nito nobya ang dalaga. Damn no! Hindi makapaniwalang natawa ito. Don't get me wrong ah. Yes, she's pretty and lovely. But no, may iba akong gusto. Muling bumigat ang dibdib niya. Sino naman kayang gusto nito? Eh di, ligawan mo yung nagugustuhan mo. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Hindi niya tuloy nakita ang pagngiti sa kanya ng binata. Pwede ba? Masuyong tanong nito na ikinalingon niya. Ha? Bigla na namang nagwala ang puso niya sa klase ng tingin nito. Mukhang atakihin na yata siya sa puso. Lalo pa kasi yung nagwala ng hawakan ni Aldridge ang kamay niya. Sabi ko kung pwede ba kitang ligawan. Hindi ka babakasan ng kahit anong kalokohan ng tingin nito. Seryoso lang to habang tila hinihintay ang sagot niya. Anong sinasabi mo dyan? Pinilit niyang tumawa upang matakpan ang kabang nararamdaman. Teka, nagtatapat na ba ito sa kanya? Sabi mo, ligawan ko yung taong gusto ko. Kaya tinatanong kita kung pwede ka bang ligawan. Gusto mo ko? Mahina siyang napamura. Bakit ba siya nauutal? Hindi pwede to. Gising, Vicky! Anya sa sarili bago matapang na sinalubong ang tingin ng kaharap. Sorry, Pres, pero hindi kasi kita type. Hindi kita gusto. Sa wakas ay nasabi niya na rin yun ang hindi nauutal. Pero may mali na naman. Para kasing gusto niyang bawiin ang sinabi. Dahil kahit puso niya kumukontra. Tila bigla ring nawala ng ganang mag-isip ang utak niya. Para bang buong pagkatao niya ay nanghina sa kanyang sinabi. Why? Bigla ang paglabas ng lungkot sa mga mata nito. Pagguway pagak na natawa. Yeah, of course. Hindi nga pala ako si Josh. Ha? Hindi. Mariin niyang tutol. Never in her life na nagkagusto siya sa kanyang kaibigan. Iisipin niya pa lang ay kinikilabutan na siya. Then why? May mali ba sa akin? May ayaw ka bang ginagawa ko? Handa kong... Wala, Pres. Putol niya rito. Ayaw niyang panghinaan ito ng loob dahil lang sa nabastad niya ito. Bigla tuloy siyang na-guilty. Napasama yata ang pagtanggi niya rito. Tell me, Vicky. Ano bang kailangan kong gawin? Handa akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Kahit wag mo na akong magustuhan muna, hayaan mo lang na maiparandam ko sa iyong nararamdaman ko. Tila hinaplos ang puso niya. Ang sincere ng pagkakatingin ito sa kanya. Konti na nga lang ay bibigay na siya. Of course, tanga naman niya kung hindi niya magugustuhan ng isang Aldrich Ilagan. Almost perfect. Pero hindi nga kasi pwede. Gusto ito ng ibigan niyang si Girlie at nire-respeto niya ang dalaga. Wala na nga siyang pakialam kung hindi man ito mayaman.
handa siyang sumugal. Ang dalaga lang talagang iniisip niya. Magpayaman ka. Huli na para bawiin niya pang sinabi. Bakit ba kasi yun ang lumabas sa bibig niya? What? Tila maging si Aldrich ay hindi makapaniwala. Oo, pres. Kasi kita mo naman, galing ako sa mahirap na pamilya. Ayoko nang pumili pa ng taong mahirap din ang pamumuhay katulad ko. Ayokong maranasan din ng mga magiging anak ko ang mga nararanasan ko ngayon. Sa huli, ay pinangatawanan niya na rin ng sinabi. Tutal, yun naman talagang pangako niya noon sa sarili. Ang maghanap ng mayaman. Nabago nga lang na makilala niya ang binatang kaharap. Sabay tayong magsikap, Vicky. Pwede naman yun. Mariin siyang umiling. Mukhang desidido talaga ito sa kanya. Hindi ako naniniwala doon. Pagak siyang tumawa. Gusto ko, mayaman talaga. Hindi halos makapaniwala si Aldrich na maririnig niya yun kay Vicky. Nagkamali siya ng inakalang simple itong tao at kakaiba. Dahil katulad ng iba, mukha rin tong pera. Matapos nilang mag-usap nito ay nagpaalam na rin siya. Bigla siyang nakaramdam ng inis para dito. So, mayayaman din pala talaga ang gusto mo, Vicky. Dismayado siyang napailing. Mag-aagaw dilim na nang mapagpasyahan nilang umuwi. Marami sa mga kasama nilang lasing na. Pasalamat talaga't may service na ba ng mga ito. Tanging ang trainer lang nilang nakakaalam na pagmamay-ari niya ang van. Ito lang din ang nakakaalam ng totoong estado ng buhay niya. Inilihim niya yun sa mga kasamang katrainees dahil ayaw niyang magkaroon ng special treatment. Gusto niyang kahit sa loob ng 18 araw ay maging normal ang buhay niya. Hindi ako lasing, Cher. Otomatikong nagsalubong ang kilay niya nang marinig si Vicky. Halos mamula na ang buong mukha nito. Halatang lasing na talaga ito pero itinatanggi pa. Mariin siyang napailing. Kanina ay nilapitan niya ito nang makita niyang nagsusuka na ito dahil sa kalasingan. Pero tinaboy lang siya nito. Napansin din niya na matapos niya itong makausap kanina ay umiiwas na ito. Sa tuwing magtatama ang kanilang tingin ay ito na ang unang umiiwas. At di ba dapat ay siyang umiwas dahil siyang nabasted? Pero parang baliktad. Si Vicky ang umiiwas sa kanya ngayon. Akmang lalapitan niya mga ito para alalayan sana ang dalaga pasakay ng van. Nang lapitan naman siya ni Girlie. Namumula na rin ang mukha nito pero hindi katulad ni Vicky, mukhang okay pa naman to. Dahil siguro sa sanay ito sa alak. Let's go? Matamis itong nakangiti sa kanya. Hindi siya manhid para hindi maramdamang may gusto to sa kanya. Pero kahit ilang beses niyang sabihin na hindi niya kayang ibalik ang nararamdaman nito, hindi pa rin to tumitigil. Hanggang dumating na nga sa punto na natutokso na sila pareho ng mga katrainees nila. Muli niyang sinulyapan si Vicky pero nakapasok na pala ito sa van. Wait for me here. Kakausapin ko lang si Manong. Hindi niya hinintay pang makasagot ang dalaga. Kaagad niyang nilapitan ang driver ng van para sabihing ihatid ng maayos si Vicky sa tapat mismo ng bahay nito. Pagkasabi ay binalikan niya na rin si Girlie para ihatid to. Hindi niya naman to pwedeng pabayaan. Ipinaalam niya kasi ito sa magulang nito kaya marapat lamang na siya na rin ang maghatid. Salamat, Aldrich. Ani Girlie pagkababa nito ng motor. Pasok ka muna sa loob. Siguradong gusto ka pang makilala nila mama. Hinubad niya ang helmet. Saglit yung isinabit sa motor. Pagkuway seryosong hinarap ang dalaga. Can we talk? Tara nga sa loob. Nakangiti pa rin ang dalaga. Dito na lang. Isinuksok niya ang mga kamay sa pantalon. Ayaw kitang saktan, girly, but I already love someone. Hindi niya inaalis ang tingin dito. Kaya kitang kita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Maganda ba siya? Natigilan siya. Hindi niya inaakalang yun ang itatanong nito pero marahan pa rin siyang tumango. She really is. Pero hindi lang yun ang dahilan. Mas napatunayan ko ngayon kung gaano ko siya kamahal. Sa pamamagitan ng pambabastard niya sa akin. Napasinghap ang dalaga, kasabay ng pamimilog ng mga mata nito. Talaga? Ang tanga naman niya? Mas tanga ako kung isusuko ko na lang pagmamahal ko sa kanya. Ngayon ko lang ito naramdaman. Oo, at may konting inis. Pero
Parte naman na ng taong rejection. Ang masama kung hindi ko ulit susubukan. Ang swerte naman niya. Sad nito na nakaiwas ng tingin. Maswerte din ang lalaking mamahalin mo, girlie. Eddie, maswerte ka. Sinubukan pa nitong magbiro kahit na alam naman niyang anytime ay iiyak na siya. Girlie, biro lang pero thank you for being honest. Masakit pero ayos lang. Sabi mo parte ng buhay ang rejection eh. Hindi ka nga siguro talaga tao kung hindi ka makakatanggap ng rejection. Mula sa pagtaway naging seryoso na rin ang dalaga. Thank you din, girlie. Napangiti na rin siya. So, who's the lucky girl? Secret na lang muna ngayon. Saka na, kapag sinagot na ako. Daya? Buong oras ng biyahe nakasimangot si Vicky. Tahimik lang siyang nakatanaw sa bintana. Madilim na. At siya na lamang ang laman ng van na sinasakyan. Nauna kasing magpahatid ang mga kasama niya sa mga bahay ng mga ito. Hindi na rin siya umangal dahil wala pa rin naman siya sa mood umuwi. Nawala na rin yata ang kalasingan niya nang makita niya kanina ang pag-alis ni Aldrich. And as usual, nakaangkas sa motor nito si Girlie. Bakit ba ako nagsiselos? Naihilamos niyang dalawang palad sa muka, kasabay ng malalim na buntong hininga. Pinangako niya sa sarili na simula yun ang pag-iwas niya sa binata. Dahil kung hindi pa siya iiwas, siguradong bibigay na siya. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Kailangang utak ang pairalin niya. Dahil hindi siya kailan manyayaman kung puso ang paiiralin niya. Pero ang tanong, masaya ba siya kung utak ang paiiralin niya? Nakangiti si Vicky habang pinagmamasa ng sarili sa harapan ng salamin. Nakasuot siya ng color caramel dress. Lumabas ang kurba niya sa suot. Bahagya niya ring inilugay ang buhok para matakpan ng dibdib. Nagsuot din siya ng heels para lalong bumagay. Araw ng graduation nila sa training pero hindi niya alam kung anong mararamdaman. Matutuwa ba dahil sa wakas ay may certificate na siya. Mas mapapadali ang chance na makapag-apply na siya bilang call center agent dahil sa experience. O malulungkot dahil hindi niya na makikita ang mga naging kaibigan. Hoy, Vicky! Baka gusto mong bilisan. Late na tayo. Sigaw mula sa labas ng silid niya. Gigil tuloy siyang napairap. Nag-e-emote pa siya eh. Kahit kailan talaga panira yung kaibigan niya. Pagkarating nila sa training center, ay halos naroroon ang lahat at sila na lang ni Josh ang hinihintay. Kaagad na rin siyang lumayo sa binata dahil kanina pa siya nitong inaasar tungkol sa suot niya. Kesyo ang ganda niya raw. Siguro daw ay nagpapaganda siya para kay Press. At kahit itanggi niya, ay hindi pa rin maiwasang huwag mamula ang mukha niya. Lalo lang tuloy siyang inaasar nito. Paano ba naman kasing hindi mamumulang mukha niya? Eh totoo naman kaya siya nag-ayos ng bongga para kay Aldrich. At hindi nga siya nabigo. Dahil buhat nang maupo siya sa kanyang desk ay naramdaman niya na ang mga titig nito sa kanya. Hindi tuloy siya makagalaw ng maayos. I think kailangan ko ng sariwang hangin. Anya sa sarili bago tumayot nagpa siyang lumabas muna. Mamaya pa naman magsisimulang seremonyas dahil wala pa ang trainer nila. Nang mahawakan niya ang doorknob, ay halos himatayin siya nang maramdaman ang kamay ni Aldrich sa ibabaw ng kamay niya. Nagkasabay lang naman kasi sila sa pagpihit ng pinto pabukas. Mabilis niya tuloy na bitawan ng doorknob at nailagay sa likod ang kanyang kamay na tila nakuryente. Para na rin siyang atakihin sa puso dahil nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanya kahit hindi niya tingnan. Sorry, you can go first. Anang baritonong boses nito bago niya naramdaman ang pag-alis. Nang kumalma na ang dibdib, ay saka muling binuksan ng pinto at mabilis na lumabas. Sa tricycle ni Alan niya napiling maupo muna. Feeling ay mauubusan na siya ng hininga sa loob dahil sa presensya ni Aldrich. Ganun ba kalakas ang epekto niya sa akin? Eksaherada siyang napabuga ng hangin. Ganito bang pakiramdam ng nagmamahal? Ay. Hindi niya alam dahil hindi pa naman siya nagkakaroon ng nobyo. At ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Hoy! Malakas siyang napatili ng gulatin siya ni Girlie. Sapo niyang dibdib dahil sa gulat. Habang tawang-tawa naman sa kanyang dalaga. Buisit ka, Girlie! Inis na inirapan niya ito. Eh bakit kasi ganyan ang mukha mo? Mukha kang problemado. Pumasok din to sa loob ng tricycle at tinabihan siya.
Nag-aalala itong nakatingin sa kanya. Okay ka lang? Muli ay tanong nito. Hindi niya tuloy maiwasang hangaan to. Maganda na kasi to, matalino tapos mabait pa. Malabong hindi magustuhan ni Aldrich. Sakto lang, naguguluhan. Tugon niya. Hindi niya alam kung dapat niya pa bang sabihin dito ang nararamdaman niya. Saan naman? Matagal siyang natahimik. Nagdadalawang isip pa rin. Okay lang kung hindi ka pa handang mag-open. Basta, nandito lang ako palagi. Feeling ko, in love na ako eh. Ha? Gulat siyang tinignan nito. Hindi nga? Oo. Ngayon ko lang to naramdaman kaya naguguluhan ako. Kanino? I mean, nagtapat ka ba sa lalaki? Mariin siyang napailing. Hindi ko siya pwedeng magustuhan eh. Tanga mang pakinggan pero bata pa lang ako. Pinangako ko na sa sarili ko na sa mayaman lang ako pwedeng magkagusto. At hindi siya ganun kayaman. Siguro. Eh hindi mo pa naman siya aasawahin eh. Ginagap nito ang kamay niya. Masarap magmahal, Vicky. Lalo na kung parehas kayo ng nararamdaman. Huwag mong pigilan yung sarili mong sumaya. Promise, mas masarap yung sabay kayong magsisikap na maabot ang pangarap niyong dalawa. Hanggang sa umaman kayo. Saglit siyang natahimik. Naalala niya yung sinabi ni Aldrich sa kanya noon sa outing. Mahal ka rin ba? Marahan siyang napatango. Kaso binasted ko. Sinabi kong hindi ko siya papatulan dahil hindi siya mayaman. Oh, nagpautang dalaga. Ang sakit nun, Gagi. Pero kung mahal ka talaga nun, hindi ka nun susukuan. Kaya kung ako sa'yo, grab the chance. Promise, mas masarap mabuhay kapag nalaman mo na yung pakiramdam ng nagmamahal at minamahal. Thank you sa advice. Small things. Oh wait, let's take a picture together. Hindi na siya nakaangal nang kuhanin nito ang cellphone at i-on yun. Nakatingin lang siya sa cellphone nito, kaya kitang-kita niya ang wallpaper nito. Wala sa sariling nasapo niyang dibdib ng makaramdam ng kirot doon. Ang dalaga kasi yon at si Aldrich. Nakahalik ito sa pisngi ng binata. Si Press? Napakunot noo ang dalaga. Pagguway na pangiti rin na makita kung saan siya nakatingin. Ah, oo, ang cute namin no? Talagang ipinakita pa nito sa kanya ang cellphone. Pilit na lang tuloy siyang ngumiti. After graduation, ay nagkayayaan uling mag-inom at sa bahay naman ni Aldrich na malapit sa dagat nila naisipang uminom. Party-party na rin bago sila maghiwa-hiwalay. At dahil hindi na naman sumama sa Josh, ay feeling alone na naman si Vicky. Napilitan siyang sumama dahil sa pamimilit ni Girlie. Nagsabi na lang siya na hindi siya masyadong iinom dahil nga last time ay sobrang sakit ng ulong inabot niya. Simple lang ang bahay ng binata. Hindi kalakihan. Pang-isahang tao lang talaga. At hindi kalayuan sa dagat. Nagtataka tuloy siya kung nasaan ang magulang nito. Malinis ang paligid at sariwang hangin. Kaya naramdaman agad ni Vicky na masarap manirahan doon. Sa kubo sa tabing dagat nila naisipang mag-inuman. Gumawa na rin ng bonfire mga kalalakihan. Oh, walang buuwi ng hindi lasing ah. Saad ni Nathan na sinang-ayuna ng iba. Ang iba naman ay sumalungat dahil nga panay motor ang dala. Nang magsimula ang inuman ay tahimik lang siya. Minsan lang iimik kung tatanungin. At paano bang hindi siya mawawala sa mood kung nasa harapan niyang nakaupo si Aldrich at Girlie. Wala namang ginagawang kalandian ng dalawa. Sa katunayan ay formal ang mukha ng binata. Hindi niya lang talaga maintindihan kung bakit nagsiselos siya. Hindi naman niya maiwasang tignan ng mga ito dahil nasa harapan niya nga lang. Nang magpaalam saglit si Aldrich, segundo lang ay tinagalay, nagpaalam din si Girlie. Ayaw man niyang mag-isip ng masamay, hindi niya mapigilan. Bakit pareho silang umalis? Gusto ba nilang mapagsulo? Sa naisip ay biglang pumait ang pakiramdam niya. At para mawala ang pait, ay inubos niya ang laman ng baso. Napangiwi tuloy siya. Lalo lang palang pumapait. Nang dumating ang dalaway, sinikap niyang huwag mapatingin sa gawin ng mga ito. Sumandal na lang siya sa upuan. Tumingala. Pagguway pumikit. Mukhang tinabla na siya ng alak. Kanina pa rin kasi siya umiinom. Lasing ka na. Hindi niya alam kung dahil ba lasing na siya kaya nag-i-imagine na siya na nasa tabi niya ngayon si Aldrich. At nag-aalalang nakatingin sa kanya. Press?
Parang tanga siyang nakangiti. Muli niyang ipinikit ang mga mata dahil nahihilo talaga siya. Lasing na yan, Pres. Kanina pa yan nagsashot puno. Hindi niya alam kung sinong nagsabi noon. Pero tama nga ito. Lasing na nga yata talaga siya. Ang init na rin ang pakiramdam niya. Magbabasa lang ako sa dagat. Wika niya at nagpumilit na itong tumayo. Pero natumba lang din siya at nasalo naman siya ni Aldrich. Lasing ka na. Dadalhin ko lang to sa loob. Narinig niyang paalam ng binata sa mga kasama nila bago siya inakay papasok ng bahay. Bitawan mo nga ako. Hindi pa ako lasing. Sinubukan niyang lumayo dito dahil lalo lang nagiinit ang pakiramdam niya sa tuwing nagdidikit ang balat nila. Damn it, baby. Ang kulit. Siguro ay naubos na rin ang pasensya nito sa kanya kaya't binuhat na siya. Lalo lang tuloy siyang nalula. Sa silid sila dumiretso. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama at mataman siyang pinakatitigan. Ikukuha lang kita ng tubig. Wika nito bago siya tinalikuran. Hindi pa man to nakakalayo na magsalita siya. Akala ko ba, hindi mo gusto si girlie. Natigilan naman sa paglalakad si Aldrich at hinarap ang dalagang mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Eh bakit ang sweet niyo? Naig niyo pa yung magjowa eh. Picture niyo pa yung wallpaper niya? Wika nito sa lasing na tono at hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil bakit hindi? Feeling niya, nagsiselos to kay girlie. At kung nagsiselos to, ibig sabihin, gusto rin siya nito. Sa naisip ay parang gusto niya na lang tong sugurin ng halik, pero hindi niya yung gagawin. Kahit gustong gusto niya na, dahil napaka-cute pala nitong magselos. Totoong mahal niya ang dalaga, pero hindi siya magti-take advantage sa kalasingan nito. Samantalang tayo, wala pang picture. Tuluyan niyang nilapitan ng dalaga. Nagsiselos ka ba? Gusto niya lang kumpirmahin. Dahil kung oo, dadagdagan niyang iniinom ng mga kasama nila sa labas. Bakit? Tumunghay sa kanyang tingin ng dalaga. Pinagsiselos mo ba ako? Mariin siyang napailing. Damn baby, no. Never niyang gagawin yon. Mas gugustuhin pa niyang suntukin ng pader kesa pagsilosin to. Hayaan mo na nga. Panalo ka na. Nagsiselos na ako. Bahagyang namula ang mga mata nito. Tila, paiyak na. Mahal na kita eh. Hindi niya alam kung totoo bang naririnig niya o dinadaya lang siya ng alak na nainom niya kanina. Lasing ka, Vicky. Bahagya siyang lumayo, kasabay ng mariing pag-iling. Lasing lang sigurong dalaga kaya nito nasasabi ang mga bagay na yon. Mahal kita, Aldrich. Parang hinaplos ang puso niya nang makitang pagpatak ng luha nito. Umiiyak to sa harapan niya at sobrang hirap noon para sa kanya. Vicky! Shhh! Hindi na siya nakapagpigil. Nilapitan niya ito't buong suyong niyakap. Kahit na anong tanggi ko, talo pa rin ako. Wala na akong pakialam kahit ikaw pa ang pinakamahirap na tao. Mahal na mahal kita, Aldrich! Humigpit din ang yakap nito sa kanya. Sorry kung nasaktan kita noon. Promise, babawi ako. Kumalas ito pagko ay pinakatitigan siya. Sabay tayong magsisikap. Wala na akong pakialam kahit hindi yumaman. Ang mahalaga, magkasama nating tutuparin ang mga pangarap natin. Lasing ka lang, Vicky. Pinapaasa mo lang ako. Nagawa niya pa rin talagang itago ang kilig na nararamdaman. Jowa mo na ba si girlie? Magkakasunod siyang napailing. Of course not. Magkaibigan lang kami noon. At nilinaw ko na rin sa kanya na may iba akong nagugustuhan at nais pakasalan. Talaga? Pinigilan niyang pisilin ang pisngi ni Vicky. Bigla kasi yung namula. Teka, kinikilig ba ito sa sinabi niya? Then, take me now. What? Bigla siyang napalayo rito. Nanlaki ang mga mata. Lasing ka na talaga. Pinisil niya ang ilong nito. Lalo namang naglambing sa kanyang dalaga. Ikinawit ang mga kamay sa kanyang batok. Pananagutan naman kita eh. Don't try me, Vicky. Pagbabanta niya. Please, baby. I love you. At huli na para makaiwas pa siya. Dahil naabot na nito ang labi niya.
Sinubukan niya itong itulak pero dahil nakapulupot ang mga kamay nito sa batok niya, kaya nabigo rin siya. I love you, Aldrich! Anas muli nito nang mapansin ang pagkatigil niya. Nang marinig naman ang sinabi ng dalaga, ay tila siya sinindihan para unti-unti siyang magliyab. Hinapit niya ito sa bewang at marahang inihiga sa kama. After this night, I swear akin ka na talaga. You're trapped with me forever, Vicky. Siniil niya ng malalim na halikan dalaga, dahilan para mapaungol to. Ang mga kamay niya ay mabibilis ang ginawang paghubad dito. Wala siyang tinira na magiging sagabal sa kanila. Hindi naman mapigilan ni Vicky ang sarili niya dahil sa ginagawa sa kanya ng binata. Kahit walang saplot, ay tila pa rin siyang nagliliyab sa sobrang init ng pakiramdam niya. Are you ready? Palagi, Aldrich. Mariin na lang siyang napapikit ng maramdaman ang pag-iisa ng kanilang katawan. Masakit ang buong katawan ni Vicky nang magising siya kinaumagahan. Ngayon na lang din pumasok sa utak niyang naganap kagabi. Kaya't kahit masakit ang katawan, ay pinilit niyang bumangon. Damit at boxers ni Aldrich ang suot niya. Marahan siyang tumayo. Wala na sa tabi niyang binata. Siguro'y nasa labas. At maigi na lamang. Nahihiya kasi siyang magpakita dito. Nag-init ang mukha niya nang makita ang pulang mansya sa bedsheet. Kitang-kita yon dahil kulay puti yon. Pero wala siyang makapang pagsisisi. Sa halip, napangiti pa siya. Paglabas niya ng salas, ay iilan na lang ang naroroon. Siguro ay nakauwi ng iba. Tanghali na rin kasi. Good morning! Hindi ka nalang sana muna bumangon. Bahagya siyang napaatras nang lapitan siya bigla ni Aldrich. Hindi sila napansin ng iba dahil busy ang mga iyon sa pagkukwentuhan. Nang makita naman ng binata ang ginawa niya ay biglang sumeryoso ang mukha nito. Kaagad na napawi ang matamis na ngiti sa kanya kani-kanina lamang. Great! Hindi ka nalasing! Wika nito. Saglit niya pang nakita ang sakit sa mga mata nito bago siya tinalikuran. Kaagad naman siyang natigilan. Iniisip siguro nitong hindi totoo ang mga sinabi niya kagabi. Dahil lasing siya. But heck no! Alam na alam niya at malinaw sa utak niya ang mga sinabi niya at ang mga naganap kagabi sa kanila. Kaya bago pa man tutuloy ang makalayo sa kanya, ay mabilis niya nang hinawakan ang kamay nito. Natigilan at nagtatakang nilingon siya nito. Bago yun lumipat sa magkahawak nilang kamay. Good morning, baby! Matamis ang ngiting bati niya rito. Bago pa man tumakapag-react, ay naunahan na ito ng mga kasama nila na hindi niya namalayang kanina pa pala sila pinanonood. Hoy! Ano yan? Nangunguna sa pang-aasar si Marie. Sabi ni, may something talaga sa inyong dalawa. Nung una pa lang panay na ang sulyap niyo sa isa't isa. Segunda naman ni Sir. Bagay naman. Ngayon lang yata nagkatuluyan ang President at Vice President. Dagdag ni Nathan dahilan para mamula ang pisngi niya. Congrats agad! Nabigla siya nang tumayo si Girlie at nakangiti silang nilapitan. Wala siyang makitang nikatiting na hinanakit sa mga mata nito. Masaya ako para sa inyo. At mukhang masaya nga ito. Nang mawala na uli ang pansin sa kanila ng mga tao, ay dinala siya ni Aldrich sa beranda. Lasing ka pa ba? Mukhang hindi pa rin yata ito naniniwala sa mga nangyayari. Lasing man o hindi, tumigil siya saglit para lapitan to. Tumingkayad pa siya para gawaran to ng mabilis na halik. Mahal kita at walang magbabago doon. Nangislap ang mga mata nito. Hinapit siya sa bewang at gumanti ng halik sa kanya. Tila may sasabihin pa ito kaya lang ay tinawag na sila ng kanilang trainer. May mahalaga raw na sasabihin. Hello guys! Bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang ipakilala at makilala niyo ang nag-iisang anak ni Mr. Adrian S. Ilagan and Mrs. Liana Ilagan at ang tagapagmana lang naman ng Ilagan Call Center Corporation. Lahat kami nakikinig lamang sa mga sinasabi niya. Ang mag-asawang Ilagan ay kilala bilang bilyonaryo at successful na tao sa labas at loob ng bansa. Walang iba kung hindi ang gwapo at masipag nating presidente, Leandre Aldrich Ilagan. Halos lahat sila'y napasinghap sa gulat. At sino bang hindi magugulat kapag nalaman mong araw-araw mo palang makakasalamuha ang anak ng sikat na mag-asawang negosyante. Maging si Vicky halos hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya mapaniwalaan ang mga nangyayari. Bakit nga ba niya hindi agad naisip na
Ilagan din ang apelido nito. Papaanong? Sinadya akong wag sabihin ang totoo kong katauhan. Dahil gusto kong mahalin mo ko dahil mahal mo talaga ako. Hindi dahil sa mayaman ang pinagmulan ko. At nagtagumpay ka nga. Napasinghap siya nang hapitin siya nito sa bewang. Sabihin mo nga, nasa langit na ba ako? Ang sarap lang kasing isipin na mahal mo rin ako. Natatawa namang piningot niya ang ilong nito. Basta, kahit mayaman ka na, sabay pa rin nating aabutin ang mga pangarap natin hanggang sa maging successful tayo, okay? At sino bang may sabing mayaman ako? Sila mami lang yung mayaman, hindi ako. I love you, Aldrich. And I love you too, my Vicky. At muli, pinagsaluhan nila ang tamis ng pag-ibig. Totoo ngang masarap abutin ang pangarap kapag kasama mo ang mahal mo at nagmamahal sa'yo. Wakas.